To think na wala rin akong makitang protection sa paligid. Ibig sabihin we did it unprotected. Dahil sa mga posibilidad at mga senaryong iniisip ko, hindi na ako nagdalawang isip na tumakbo palabas ng kwartong yon at hindi na lumingon pa ng isang beses dahil sa takot at pangambang nararamdaman ko. Matiwasay naman akong nakapasok ng elevator hanggang sa nakababa na ako sa first floor. Nanakbo na ako kaagad palabas ng kondo na yon at saka pumara ng taxi at sinabi ko ang aking address. Kaagad naman pinatakbo ng driver ang sasakyan kaya tumulala ako habang nakatanaw sa labas ng bintana. Paano ako napunta sa kondo niya? San ba ako pumunta at naisama niya ako? Pinilit kong alalahanin ang mga nangyari kahapon at maswerteng kahit may hangover ay naaalala ko naman. Matagal na po ba akong ginagago ni Griff? Hindi nakasagot si Nanay Lynn. Yumuko lang ito kaya pilit akong natawa. Biruin mong hindi pa pala itong una. Ang galing din magtago ng mga hayop na yun sa akin. Gusto kong bumalik sa itaas at durugin ang ipinagmamalaki niyang maliit naman. I guess silence means yes. Lumabas na ako ng mansyon at dali-daling pumasok sa kotse. Naisandal ko na lang ang likod ko sa upuan at napakuyom ako sa aking mga kamaot pagak na tumawa. Best anniversary gift ever. Pinaandar ko na ang kotse at hinayaan kong dalhin ako nito sa kung saan. Malayo sa mga manlulokong mukha namang mga aso. At saka bumalik lahat ng sakit at galit na nararamdaman ko nang naalala kong pangyayaring yun. Naalala kong nagpunta pala ako sa club at nakilala kong isang DJ. Nanlaki ang aking mga mata na mapagtanto ko. Siya yung lalaking nakahiga kanina. Nangihinang isinandal ko ang aking likuran. Ang tanga ko, sumama pala ako sa kanya. Ang kotse ko, naiwan ba sa parking ng club? Kapag talaga nawala ko yun ay masasakal kong sarili ko. Nilukob na naman ako ng takot sa kaisipang hindi na ako inosente at sa isang estrangherong lalaki ko pa na ibigay ang kainosentehan ko sa mismong araw ng breakup namin ni Griff. Pero panluloko ba yun? Wala naman na kami pero alam kong may 3 months rule dapat. Tapos ako'y oras lang ay napalitan na agad siya. Sama nang pumasok sa isip mo. Alam kong maganda ka pero ang powerful naman ng pag-move on mo. Wala na agad ang kainosentehan mo sa sobrang lakas. Bobo ka talaga, Sam. Bakit ka ba uminom at nagpakalasing? Inis kong ginulo ang aking buhok at napatingin sa salamin. Nakatingin na pala sa akin ang driver ng taxi kaya't nginitian ko na lang ito at natawa sa kagagahan ko. Pasensya na po at masakit po kasi ang ulo ko. Ganun ba, iha? Gusto mo bang dumaan muna tayo sa pharmacy at bumili ng gamot? Kaagad akong umiling. Sige lang po, okay naman na po ako. Kaya naman po. Tumango naman ito kaya nahihiyang tumingin na lang ako sa labas. Mukha na siguro akong may topak sa paningin ni manong driver. Nakakahiya. Pagkalipas ng 2 buwan, nagtitipa ako ngayon sa keyboard ng aking gamit na desktop nang bigla akong nakaramdam ng hilo. Napahinto ako sa aking pagtatrabaho at saka sinapo ang aking ulo. Kanina pang umaga ko nararamdaman ang sakit ng aking ulo at nakalimutan ko na namang uminom ng gamot. Shit kang ulo ka! Kapag hindi ka pa umayos ay tatanggalin kita. Char, sumandal ako sa aking upuan at ipinahinga ko muna ang sarili ko. Para kasing tumitibok ang sentido ko habang umiikot ang paningin ko. Wala pang ilang minuto ay kinalabit na ako ng aking katrabaho at kaibigan kong si Chloe. Ayos ka lang ba? Tanong ni Chloe sa akin at baka sa mukha nitong pag-aalala. Tumango naman ako. Oo, medyo nahihilo lang ako. Nag-aalalang lumapit ito sa akin at saka sinalat ang aking noo. Para tingnan kung may lagnat o mainit ba ako. Dapat nag-absent ka na muna ngayon. Umiling naman ako. Kaya ko naman. At sayang din ang isang araw na bayad sa akin, Chloe. Napabuntong hininga naman ito sa tinuran ko. Alam mo, Sam, ang sipag mong papatay sa'yo. Nangihinayang ka sa isang araw na para sa'yo naman. Pero hindi ka ba mas manghihinayang kapag na-ospital ka dahil sa ginagawa mo? Napairap naman ako dahil sa pagiging overacting nito. Grabe ka naman, hindi naman naabot sa ganun to. Overthinker ka talaga eh, no? May announcement daw mamaya, mag-out ka na lang ng maaga kaysa makita kitang parang lantang gulay dyan. Tumango na lamang ako para matapos ng usapan dahil hindi naman ito titigil kung kukontra pa ako. Titingnan ko. Bumalik na si Chloe sa pagtatrabaho kaya naman umayos na ako ng upo. Napabuntong hininga muna ako bago simulan ulit ang trabahong ginagawa ko dahil kinakailangan ko itong tapusin. Makalipas ang ilang oras ay nawala na rin naman ang sakit ng ulo ko. Malapit na rin kami mag-out nang biglang dumating ang head namin. Listen, everyone!
Strictong pagkasabi ng head namin at kaagad na natigil ang tunog ng pagtitipa. Sobrang tahimik ng buong lugar dahil nakatutok ang mga atensyon namin dito. This is an important announcement. 2 days from now, maaaring pumunta dito si Big Boss. Please, make your area clean and neat. Be formal and professional. That's all for today. You may go home early tonight. Nagtanguan naman kaming lahat at nang nakaalis na ito'y naghiyawa naman ang mga kasamahan ko dahil maaga kaming mag-out sa trabaho. Nagsimula na rin akong mag-ayos ng aking mga gamit para maghanda na sa aking pag-uwi. The Big Boss? Bulong ni Chloe. Nagchichismisa na naman silang dalawa ni Jenica kaya napailing na lang ako habang nakikinig. Sa tingin mo masungit kaya yun? Tungaks ka, Jenica. Kung akong tinatawag na Big Boss ay malamang makapangyarihan ako, eh di ibig sabihin, estricto din ako. Makatungaks ka naman dyan. Hindi naman lahat ganun eh. Tungak sa head pangalang natin, kita mo na. At nagtawanan na naman ito. Isinukbit ko sa aking balikat ang aking bag at kinuhang pansin ng dalawa. Magdadaldalan pa rin ba kayo dyan o uuwi na tayo? Ay oo nga pala, tara na. Tumayo ng mga ito at sabay-sabay na kaming bumaba sa parking lot. Marami pa kaming napag-usapan bago kami maghiwa-hiwalay. Ito pa laging hilig naming tatlo, ang magkwentuhan. Bye, bukas na lang ulit. Sam, magpahinga ka ha? Oo, see you ulit bukas. Goodbye and good night. Pagkatapos naming magpaalam sa isa't isa ay pumasok na rin ako sa loob ng aking kotse at ganun din sila. Pinauna ko ng dalawa at saka ko lang pinaandar ang sasakyan ko nang makaalis na ang mga ito. Isusulong ko na sana ang aking kotse nang napansin kong katapat kong kotse. Tinted ang salamin nito at kulay black ang sasakyan. Ngunit pa na yung pag-ilaw ng blink lights ng sasakyan nito na ikinasisilaw ko at nakaramdam naman ako ng inis. Gabing-gabi na malakas pa rin mang inis. Naghahanap ba ng away to? Anong trip ng kumag na to? Usal ko at saka sumulong na rin. Ikinanan ko na rin ang aking kotse kaya nawala na sa paningin kong sasakyan. Sumilip ako sa rearview mirror at nagtaasan ang balahibo ko nang nakita kong lumabas ang lalaking nakasuit sa sasakyan. Nakatitig ito sa kotse ko. Tinitigan ko ng maigi ang daan kaya sa isipin ng lalaking yun. Hindi ito pamilyar pero parang nakaramdam ako ng kaba. Ano bang pakaramdam yan? Sa kalagitnaan ng pagmamaneho ko'y tumawag si Mama. Sinagot ko ito dahil baka importante at ini-loudspeaker ko na lang kaysa ilagay sa aking tenga dahil baka maaksidente pa ako. Hello, Nak! Nasaan ka na? Tanong ni Mama mula sa kabilang linya. Biyahe pa lang po ako pa uwi, Mama. Malapit na po ako. Sagot ko. Ah, pauwi ka na pala. Mag-ingat ka sa biyahe at dumiretso ka na rito dahil malapit nang ihanda ang dinner. Sabay-sabay na tayong kumain. Opo, Ma. Nagpaalam na ito at kusang namatay na ang tawag ng patayin ito ni Mama. Ilang minuto pang pagmamaneho'y inihinto ko ng aking sasakyan sa tapat ng bahay namin. Sinigurado ko munang nakasarado ng pintuan ng sasakyan ko bago pumasok sa gate ng bahay. Pagkapasok ko sa bahay ay narinig ko ng tawanan mula sa kusina. Kaagad ako nagtaka dahil karaniwa'y tahimik lamang sa aming bahay. Anong meron at mukhang nagkakasiyahan? Awesome! Nandyan ka na pala! Bulalas ni Papa at saka sinalubong ako ng yakap. Ganon din si na Mama at Ate Laisel. Ngunit nang laki ang mga mata ko at hindi ako makapaniwala na nandito na palang nakatatandang kapatid ko sa Pilipinas. Kompleto na tayo! Let's eat! Anyaya ni Mama na ikinangiti ko. Kumapit naman sa akin si Ate Laisel at ang lawak ng ngiti nito habang nakatingin sa akin. Kaya pala tuwang-tuwa si Mama, nakauwi ka na pala. Sambit ko at umupo na kaming dalawa sa katapat ng upuan ni na Mama at Papa. Bumitaw na to sa akin pero hindi nawala sa maliit nitong mukha ang saya habang nakatingin sa aming tatlo. Kakarating ko lang din, hindi na ako nagsabi at nagpasundo dahil gustong-gusto kong sorpresahin kayo ni na Mama at Papa. Nakangiting tura ni Ate Laisel. Inabot nito sa akin ang sandok para sa kanin at nagsimula na kaming kumain. Habang masayang kumakain ay biglang nagtanong si Mama. Kumusta ka naman sa Thailand, anak? Ayos naman bang buhay roon? Marahang ibinaba ni Ate Laisel ang kanyang kutsara at tinidor at saka tumugon sa tanong ni Mama. Sobrang ganda po sa Thailand. Kaya naman doon ko na po gustong manirahan. Maayos naman pong buhay doon at kayang-kaya ko pong makipagsabayan. Marami pang ikwinento si Ate Laisel at magiliw ito habang ipinapaliwanag ang tungkol sa mga tanawin at pasyalan sa Thailand na gusto niya ring mapuntahan namin.
Tahimik lang akong nakikinig dahil naisip ko na naman ang sasakyang itim kanina. Hindi kaya siya ang nasa kotse na yun? Pero bakit naman siya mapupunta sa building ng pinagtatrabahuhan ko? Inalog ako ni Ate Laisel kaya naibalik ko ang atensyon sa kanya at kina Mama. Po? Nagtatakang tanong ko dahil nakakunot na ang noo nilang tatlo. Mukhang kanina pa nila ako tinatawag. Bakit ba ang putla mo? Palagi ka pang tulala. Tanong ni Mama sa akin na may halong pagsusungit. Napakunot naman ang aking noot na pahawak ako sa aking pisngi. May masakit ba sa'yo, Samantha? Nagtatakang tanong ni Papa sa akin kaya nginitian ko to. Okay lang po ko, pagod lang po sa trabaho. Nakangiting sagot ko. Ikaw pala, Sam. Kumusta ka naman? Tanong ni Mama sa akin kaya't natigilan ako. Medyo nakaramdam ako ng kaba mula sa dibdib ko. Ngayon lamang ako kinumusta ni Mama pero tila ba hindi ko nagugustuhan. Ayos naman po ako sa trabaho. Naputo lang sagot ng nagsalita ulit si Mama. Nasaan na nga palang nobyo mong si Grip? Hindi na siya napupunta rito ah. Napatingin ako kay Ate Laisel na siya lang ang tanging nakakaalam na naghiwalay na kaming dalawa ni Griff. Humawak siya sa aking kamay at palihim na pinalalakas ang aking kalooban. Ano po kasi, Mama? Wala na po kami ni Griff. Matagal na. Panandali ang natahimik sina Mama at Papa. Pabagsak na ibinaba ni Mama ang kanyang kubyertos at saka pinagsalikop ang mga kamay. Mariin at matatalas ang tingin ng mga mata nito sa akin na para bang isang maling galaw ko lamang ay aatake siya. Matagal na? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Humahanap lang po ako ng tamang tiyempo, Mama. Bakit naman kayo naghiwalay? Dahil sa'yo na naman ano? Sam naman. Asik ni Mama sa akin. Napalunok naman ako ng aking laway at hindi agad nakasagot. Mama, pag-aawat ni Ate Laisel. Pero inirapan lang ito ni Mama at nagpatuloy sa pagsasalita. Kaya malakas ang loob niyang kapatid mo. Pareho kayong konsentidor ng ama mo. Sigaw ni Mama na agad namang pinigilan ni Papa. Napayoko na lamang ako sa kahihiyan. Ayusin mo yan, Sam. Kung kinakailangan ikaw ang manuyo para magbalikan kayo ni Griff, ay gawin mo. Mama, niloko niya ako. Hindi ako magmamakaawa sa kanya at lalong hindi ako makikipagbalikan sa kanya. Naiiyak na sabi ko at biglang dumilim ang aura ni Papa na ikuyom nito ang mga kamao niya bago magsalita. Ang kapal na mukha ng Griff na yan para lokohin ka. Huwag mong pagsasalitaan ng masama si Griff, Wayne. Pagpipigil ni Mama kay Papa, kaya natigilan kaming tatlo. Bakit parang sobra naman ang galit niya sa akin? Bakit parang ako pang lumalabas na masama at maririto? Huwag mong pagsasalitaan ng masama ang batang yun dahil ang anak mong may kasalanan kaya siya niloko. Napaawang ang labi ko sa sinabi ni Mama. Bakit niya ba pinagtatanggol si Griff? Ano bang sinasabi mo, Mama? Naguguluhan at nasasaktan kong turan. Tsak kung ikaw rin ang may kasalanan kung bakit naging ganun sa'yo si Griff. Nag-hysterical na sigaw ni Mama na ikinaluha ako. Hindi ako makapaniwala na sa sarili ko pang ina manggagaling ang mga salitang yun. Sarili kong ina at kadugo ay ipinagtatanggol ang ibang taong may ginawang mali kesa sa akin na sarili niyang anak. Quincy, ano ba yung sinasabi mo? Asik ni Papa kay Mama. Parang may bumara sa lalamunan ko at hindi na ako makapagsalita. Hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko. Napipilan na lamang ako sa isang tabi habang inaalo ako ng aking nakatatandang kapatid. Paano ang negosyo natin, Sam? Bakit mo siya hiniwalayan? Paano nang arranged marriage niyong dalawa? Hindi na natin mababawi pang negosyong ipinundar pa ng lolo mo para sa atin. Napaiwas ako ng tingin kay Mama. Sobra na akong nasasaktan sa mga sinasabi niya. Iniisip niyang kapakanan ng negosyo naming papalubog na. Pero ang nararamdaman ng kanyang sariling anak ay hindi niya man lang kayang bigyan ng atensyon. Mama, tama na po! Pagpipigil ni Ate Laisel habang pinapatahan ako. Mabuti pa po ang business na aalala niyo. Ako po kaya. Kailan niyo ako maaalala? Anak niyo po ako pero parang kasangkapan na lang ang tingin niyo sa akin. Tumayo na ako at tumakbo paakyat ng aking kwarto. Umupo ako sa isang sulok at doon ibinuhos ang kanina ko pang pinipigil na mga luha. Kumatok nang kumatok sa pintuan ko si Ate Laisel, pero minabuti kong hindi na lamang siya pagbuksan. Naka-arrange marriage lang kami ni Griff, pero hindi naman ako nahirapang mahalin siya. Pero ngayong sinaktan ako nito at hindi ko na ito mahal, ay ayokong ipinipilit pa ito sa akin. Palagi na lang kapakanan ng papalubog na business ang inaatupag ni Mama.
Hindi niya nga naitanong man lang kung anong naramdaman ko sa panloloko ng gagong yun. Pero naiintindihan ko rin naman si Mama dahil alam kong ang pamilya na lang ni Grip ang iniisip niyang makakatulong sa amin. Pero nasasaktan ako bilang anak niya na kaya niya akong ipagkanulo para lang maisalbang negosyong yun. Patunay na mas pinapahalagahan niya yun kaysa sa sarili niyang anak. Ganun ba ako kawalang halaga sa kanya? Kapag ganun ang mga lumalabas na mga salita sa bibig ni Mama, ay hindi ko maiwasang masaktan dahil mas naiisip kong mahalaga ang business kaysa sa akin. Na para bang wala na akong ambag sa pamilyang to kapag hindi ko naisalbang negosyong pinapahalaga ng pamilya namin dahil galing pa ito sa grandfather ko.